Makinig na mabuti at manood ang mga taga-LGU. Isa pong napakagandang batas ang recently nagkaroon ng ruling ang Supreme Court and subject for implementation 2022. Kasi nga po, sa aking pag-iikot itong mga nakarang araw at sa aking pag-ipag-usap sa ilang mga taga-LGU, mga mayors, na kung saan nakita natin yung kakulangan sa budget nila. Umaasa sila palagi sa national government, dole outs. Ngayon, kung mahina-hina ka sa koneksyon, sa kusina, aka Congress and Malacanang, sorry ka na lang. Meron pang mga insidente na kung saan yung mayor na nakausap natin na merong nakalaan na sana na konting budget para pagpagawa ng isang maliit na tulay o isang maliit na kalsada, nagamit ni mayor dahil sa COVID response. Pero kung tutusin, mali yun. Pero siyempre, si mayor, nag-decide siya, pag sa COVID, life and death yun. Kaya, imbis na yung budget na nakalaan para sa kalsada or para sana sa tulay, maliit na tulay, ipinondo niya sa COVID response. At marami na po ako nakausap ng mga mayor na nagreklamo sila, lalo na itong the past couple of years, hirap sila sa budget, kulang na kulang. Pero with this Mandanas ruling, mapapakinabangan niyo po ito. In fact, marami na po mga politiko ang ginagamit to sa mga interviews. Isa rin po ako doon sa nung ako po yung ma-interview sa isang TV channel. And I told them na malaking bagay itong Mandanas ruling para sa COVID response or ano pa mong mga problema meron later on ang ating bansa at yung magiging responde ng LGU, mga katulong na malaki, itong tinatawag na Mandanas Law. At ano po itong Mandanas Law? Ang author po nito ay si Governor Dodo Mandanas. Actually, dalawa sila eh. Governor Mandanas at Governor Garcia. Pero mas kilala ito sa tawag na Mandanas Law, Mandanas Ruling, Mandanas Doctrine. Si Governor Mandanas po ang principal author ng Mandanas Law na subject for implementation sa 2022. And hopefully, sa year 2022, marami po may kinabang dito mga taga-LGU. And sa aking pagkakaintindi, madadagdagan po ang mga taga-LGU ng budget dito na almost 30%. Kasi sa ngayon, ang ira po, makinig po kayo mga taga-LGU, ang ira po ninyo ay nagagaling sa 40% ng National Internal Revenue Collection. So ibig sabihin kung magkano na kolekta ng kabuang na kolekta ng BIR sa buwis, 40% niyan pinaghati-hatian ng mga taga-LGU. Yan yung ira. Of course, bukod pa dyan dun sa internal tax collection ng mga LGU sa kanilang syudad. Now, with this Mandanas Law, bukod sa BIR, nandiyan na yung Bureau of Customs na malaki naman ang nakukolekta, bilyon-bilyon din na pakikinabangan ng mga taga-LGU. Governor Mandanas ng Batangas City, magandang hapon po, Gov. Magandang hapon. Maraming salamat sa iyo, Rafi, at na-wanted tayo. Dahil kailangan talaga tulungan natin ang ating mga kababayan. Go, pakipaliwanag. Ano po itong Mandanas sa law? Ang ruling ng Supreme Court na ito ay ipinagaganap ng lubusan ang ayon na sa batas, ayon pa sa ating konstitusyon, na ito ay inaprubahan na ng ating mga Pilipino noong pang 1987. Mm-hmm. At noong 1992 ay itinalaga na ng local government code na talagang para talaga mabigyan ng solusyon at tama ang pag-unlad ng mga Pilipino ang magpapaganap ng mga gawain na uukol sa kalusugan, sa pagpapaaral, sa hanap buhay, paris ng tourism, agriculture, pagsagot sa mga krisis, yung mga social problem, yung walang mga may pagpalibing, yung mga may sakit. Mm-hmm. Dapat ang magpaganap ay ang mga local government, yung mga lalawigan. Okay. Dahil mas malapit yung mga barangay, yung mga lungsod at bayan. Okay. At ang pagkukunan nito, kailangang bigyan ng kabahagi ng kinukolektang buwis ng national government. Ang nangyari, Rafi, at sinasabi mo na, simula pa noong 1992, ibinigay ang tungkuling ito sa local government, sa mga barangay, lungsod, bayan, at lalawigan, ay yun namang pondo para magawa ang tungkuling ito ay hindi ibinigay lahat simula pa noong 1992. Yung ating 1987 Constitution, ipinaganap ng batas, effective 1992.
Ah, okay. So yung batas, ayon yun sa konstitusyon. Right. Pero pagdating ng 1992, talaga, hindi po natupad, hindi po nasunod. Hindi. Pinaganap nila, pero kulang ang ginawa ng national government, mga 25% nung dapat ibigay ayon sa konstitusyon at ayon sa batas, pinigil sila ang gumamit. Ang national government? Ang national government. Okay. Kaya ako naging governor noong 1995. Kaya nakita ko agad ito. Inayos ko. Pero hindi ko maayos yung bang magandang usapan. Mm-hmm. Eh kaya naghabla na ako noong pang 2003. At nagkadesisyon ng Supreme Court na mali ang ginagawa ng national government. Mm-hmm. Dapat ibigay lahat na kabahagi nila. Yung sinasabi mo kanina na 40%. So, ibig sabihin, doon sa 40%, meron 25% doon na hindi nabibigay? Yun, tama. Oh. Yun ang nakita ko. Okay. Buti na silip niyo po yun. Pinipilit ko ng magandang usapan. Mm. Eh, hindi po mapayag yung national government. Kaya, ang ginawa ko, inihabla ko na. Aha. At ang unang desisyon, eh 2004 na. Na hindi maaaring bawasan yan. Okay. Ha? Dahil pag binawasan mo yan, mababawasan ang pagkain binibigay mo sa tao. Mm-hmm. Gamot. Okay. Education. Mm. Kabuhayan. Pagka merong calamity, nababawasan. Correct. Aasa ka na naman sa national government. Bukod po dun sa 40% na buo na ngayon dahil po sa inyo, I understand na madadagdagan pa po ito dahil maging yung koleksyon sa Bureau of Customs at iba pa pong koleksyon ng national government ay kailangan maibahagi rin po sa LGU. Tama? Yun naman, panibagong kaso. Nung nasa Congress ako, nakita ko, dahil nanalo na tayo noong 2004, apo, at gusto ko naman banggitin na ang Pangulo noon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Okay. Eh talaga namang isinagawa ang utos ng Supreme Court. Okay. I mean, ito ay kailangan talagang kilalanin natin na sumunod si Gloria. Kaya ang mga nakapagdagdag ng 60 billion ang naidagdag na tulong. Pero nakita ko, aba, eh meron pang pinipigil ang administrasyon. Mm. Okay. Na napakalaki. Inihabla ko ulit. Pero aking pinag-usapan namin niya to, pati sa Congress, ayaw pa rin pumayag ng administrasyon. Bakit po? Bakit din mamatigas sa administrasyon, sir? Anong reason? Administrasyon ito ni Noynoy Aquino na. Ah, si Pinoy. O, Pinoy na. At pagkatapos, ako'y tinanggal pa bilang chairman ng Ways and Means dahil ipinaglalabang ko daw ito. Eh, sabot ko, hindi ba tayo dapat matuwid na daan? Okay. Ito ay nasa konstitusyon, ito ay nasa batas. Okay. Eh, bakit hindi natin ibigay implement lahat? Opo. So, sandali ko ba, para maging maliwanag, marami na nakikinig sa atin ngayon, mga taga-barangay at mga taga-iba't-ibang mayors sa iba't-ibang lugar. So, you mean to say, yung nakalagay po sa batas natin na 40% po dapat ang national total revenue collection, na yan ay may skate sa mga LGU, hindi na ibibigay yung bagkos, ang binibigay lang pala, pinaghati-hatian po ninyo lahat mga taga-LGU, was only 15%, kasi yung 25% hindi binigay. Tama? Mali? Ang ibinigay nila, hindi 40%. Binawasan ng 25% yung 40%. Kaya nga, so meaning 15% na lang. Oh, pero ang basihan nung 25 ay yung 40 eh. So, aha, 25% ng 40 ang hindi binibigay. 25% ano? Ng 40 ang hindi binibigay. Ah. O parang 10%. Parang 30% lang ang binibigay. 30% lang ang binibigay. Okay. So, labag sa batas. Which is labag sa batas. Bukod pa sa labag, oo, sa batas, malaking pera din yun, yung 10% na nawala. Alam mo, yung nawalang yun, doon lang, ha? Huwag na yung basihan ngayon. Kung yun, eh, itototal mo, pasimula sa 1992 hanggang ngayon. At yun ang sabi ng Supreme Court, kailangan bayaran. Eh, ngayon, eh, ang administrasyon, babayaran ito, sabi nila, sa 2022. Okay. Pero, yung nakaraan, dito sa isang bandang ito, ay hindi na babayaran. Pero doon ang pinaglalaban natin. So magkano po yung babayaran ngayon? 1.8 trillion. 1.8 trillion po ang utang po ng national government sa LGU na dapat bayaran? Yes. Yes. Yun ang hindi nagamit ng mga local government na pangtulong sa ayuda, pangtulong sa libreng paggamot. Opo, opo. Ha? Ang rason yung binigay sa akin, una, nakaugalian na daw. Number two, eh ito daw local government, eh karamihan daw eh corrupt. Sabi ko, teka muna, tingnan natin kung sinong mas corrupt, ang national o ang local. Yung local, pag corrupt, madaling makita ng tao. Eh ang national,
tamo, hirap na hirap makita ng tao. Mm-hmm. Yung mga komisyon, yung mga overpricing, yung mga nagbibigay ng fertilizer kahit sa Metro Manila, mm-hmm. eh national yun. Yun dapat, agriculture, ang nagahawak lokal eh, ayon sa batas. Tama. Ang kalusugan, ayon sa batas. Dapat yung primary and secondary, talagang kailangan itong ating lokal. Kaya, tamo, meron tayo iskandal, 8 billion gagawa ng mga barangay health center. Hindi magawa. Ayun, nawawala yung 8 billion. So, saan po pupunta yung pera na dapat po para sa LGU, sangayon po sa ating 1987 Constitution? Saan dinadala yon ng previous administration up to the present? Yun, nakadagdag pa yon ng another siguro 15%. Okay. Kaya nga lamang, yung kanya, sabi ng Supreme Court, yung kay Garcia, dapat mag-uumpisa yon sa 2022, sa isang taon. Kinilala naman itong administrasyon ni President Duterte. Yung utang, ngayon pinag-uusapan pa. Si President Duterte gumawa ng isang committee para pag-usapan pa yon. Pero doon, napakaliwanag sa batas at meron ng president na yung kailangan bayaran na ngayon. Pero kaparis din noon, ang mga local governments naman nauunawaan ang kalalagayan ng pondo ng gobyerno. Hindi pwedeng kuning lahat na bigla kung ano lamang ang kailangan. Ano, halimbawa, nung panahon nga ni Gloria Macapagal Arroyo, kinilala niya na kailangan talagang ibalik. Go, paano po maging usapan dito? May ruling na nga ang Supreme Court na ibalik itong 1.8 trillion. Paano ito ibabalik? Simple lang. Saan magagaling yung pera, yung 1.8? Dahil alam mo, itong kabahagi ng mga tao na kailangan nga sa ayuda, sa pagpapagamot, yan ang kung tawagin, sabi ng Supreme Court, it should be automatically released. Ibig sabihin, hindi dadaan sa Congress. Aha. Kaya itong isinasubmit nila sa Congress, overstated. So, ang pagkukunan doon din, kasi nakikita mo bakit overstated, yung mga dapat gawin, yung pera na dapat bigay sa local, ang ginagawa ng national, sila ang nagamit. Okay. So, ang gagawin lang, yun lang. Simula sa isang bulsa ng national, di ililipat mo lang sa bulsa ng local. LGU. Para mas mabilis ang pagpapaganap. Dahil yung mga taga-barangay, yung mga taga-lalawigan, lungsod at bayan, mas malapit kami sa tao eh. Correct. I understand that. Halimbawa, sa'yo natawag. Bakit? Malapit ka sa tao eh. Correct. Mas kilala nyo po, mas kapag po yung mga constituent versus ito mga taga-national government, hindi naman nila alam kung ano nangyari sa mga probinsya, sa mga baryo, sa mga syudad. Wala silang alam. Pero bakit why are they making decision for those people, for those LGUs, when in fact, wala silang kaalam-alam tungkol dyan. So, sir, ang local autonomy. Correct. Kaya umunlad yung ibang bansa na nagpapaganap niyan. Tinan mo yung lahat ng maunlad na bansa. Maliwanag sa kanila na mayroong mga paglilingkod sa bayan na mas magaling ang lokal kaysa sa national. Ang national, magaling ang mga yan sa mga foreign affairs, dito sa mga armed forces, dito sa mga embassy. Magagaling ang mga yan. Pag ang pinag-uusapan na, at pamimigay ng ayuda, pagpapaaral sa mga bata. Local government. At yung mga hanap buhay para ang kaunlaran at yung hanap buhay ay naruroon sa barangay. Yes, I agree po. Kailangan yan, local yan. Lala po sa pagbibigay po ng ang batas. Tulong pagkalusugan. Okay, yes. Mahalaga po, edukasyon. Kaya, ngayon, naniniwala ka naman sa akin at alam ng lahat na ikaw ay naniniwala na sa panahong ito halimbawa, hindi ba dapat kalusugan ang unahin? Correct. Bigyan ng ayuda. First and foremost. Kulang. Sa ngayon, mahigit ng 500,000 ang naibibigay pondo ng probinsya. Alam ng local government ang tamang paggamit ng bayan dahil katabi nila eh. Mm-hmm. Araw-araw ginigising ka. Correct. Dahil hindi kailangan dalhin sa ospital. Mm-hmm. Kailangan walang makain. Okay. Walang hanap buhay. Walang pambayad ng tuition. Okay. Hindi ba yan ang tinatawag mo lagi? Yes, sir. Meron tulay doon na sa isang barangay na hindi madaanan.
hindi magawa-gawa dahil kulang sa budget. Oo, ay samantalang ang ginagawa ng local government, nakikita mo naman eh. Oh. Ang nangyari kasi, Gob, pag halimbawa kinulang ng budget yung mga taga-LGU, eh nagmamakaawa sa mga taga-Congress, magmamakaawa sa mga taga-national government kung sino-sino mga politicians or maging sa mga national government officials, magmamakaawa yung mga taga-LGU. Ngayon, kung malakas ang connection, kung ma-impluensya, pagbibigyan, kung hindi, sorry na lang. So, ganun po nangyari. With this ngayon, itong Mandanas ruling, hindi na po nyo kailangan pa magmakaawa sa kanila. Tama? Tama, dahil ito ay nasa konstitusyon na, nasa saligang batas. Correct. Correct. I agree. So, ngayon kasi, sir, dumadaan sa appropriation, ano, sa Congress? Oh, hindi na dapat dumaan sa Congress. Exempted ito. Maliwanag sa konstitusyon, ipinaliwanag po ulit ng Supreme Court, maliwanag sa local government code. Eh kaso nga, hindi pinagaganap. Ah, ano? Kasi pag dumiretso na sa inyo, talagang total autonomy nito. Kaso, ang gusto ng national government, kailangan dumaan muna sa kanila at ipadaan muna sa Congress. Gusto silang may control, silang may power. Ah, para naman meron din silang konting cut siguro din. Mabawasan yun yung budget at may chap-chap at ma-distribute. Sa iba pang... Pero iyan ay hindi lamang labag sa batas, kundi talagang iyan ang nagpapahina, isa sa mga nagpapahina ng ating makatao at talagang makabayang paglilingkod. So, saan po na pupunta yung pera na, sorry if I would use the word kupit, na kinukupit po nitong national government na insamla mapunta po sa mga taga-LGU, saan nila inilalaan yung mga perang yon? Eh di sila na ang nagdidesisyon. Kung paano nila gastusin. Oo yan, kasama na din yan ng Congress. Kaya ipinagbawal nga sa konstitusyon at pinagdiin na ng Supreme Court decision sa Mandanas ruling, huwag makikialam diyan ang Congress. Okay, very good. Now, last question po, Gob, para maging maliwanag. So, sa 2022, ipatupad na yung inyo pong ipinahal na kaso Supreme Court na kung saan, yung sabi niyo po, nawawala 2 days, is 1.8 trillion. Yan po isusole. Isa yan, yung Mandanas ruling. Oo, at pagsusole naman, eh, siyempre, tayo naman ay maunawain. Apo. At dapat naman ikilalanin natin ang kalalagayan. Apo. So, pwede itong kapalis nga ni ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo, yun, hinati-hati, binayaran sa okay. loob ng 7 taon. Alright. Pero ito, dahil sobrang laki, eh kahit bayaran ito, over 30 years. Okay. Sounds good enough. Sige, hindi pwede kasing biglain. Eh, sa ngayon, naghihirap na ngayon bansa natin. So, 1.8 trillion over 20-30 years, okay yan. Now, yung Garcia ruling naman po, yung sinasabi ko na bukod sa BIR, nandiyan na rin po yung Bureau of Customs at iba pa pong mga ahensya ng ating gobyerno na kumukolekta po at pinagkakitaan ng ating gobyerno na doon din po ay makakakuha kayo ng share, tama? Dalwa, oo, makakakuha din doon. Yes. Oo, yun naman mag-uumpisa talaga sa 1 taon. Okay, oo. So kaya tinawag pala Mandanas okay. and Garcia, sa inyo po yung Maricop, mabawi po yung nawala sa inyo 2 days na nagtotal ng 1.8 trillion. Ito naman po kay Governor Garcia, yung pong additional income na manggagaling po sa Bureau of Customs. Ang alam ko po, yung BAT ata at saka sa ARMM, tama? Yung mga ibang taxes. Ibang taxes, mga, tapos sa mga PESA, yung economic zone, PAGCOR, tama po. Kung magkano yung nakolekta dyan, meron kayong share ata dyan, another 40%, tama? Well, makakadagdag yun, siguro ng mga another 10%. At 10%? Pero okay. Kung ating susumahin, para lang madaling maintindihan, kahit na yung mga nakaraan ay 70-30 taon, yung tatanggapin natin compared sa taong ito, 2022, eh talagang mahigit sa doble. Okay, sige po. Kung anong tinatanggap ngayon. At ito, ang akin lang payo at tutulungan ko sila. Patuloy naman ang pagtulong ko dito. Okay. Dahil parang nasa committee on devolution pa ito eh. Okay, sige po. Na kung paano. Okay. Eh, kailangan din natin ang tulong ng ating mga mamamayan. Apo. Na talagang gawin, iayon sa batas, sa ruling ng Supreme Court, ang pagpapaganap. Apo. Yun. Anyway, meron na pong decision ng Supreme Court. So, talagang kailangan masunod na po yan. Wala na pong pwedeng pumalag dyan dahil nagpalabas na nga ng kataas-taas ang korte ng ating republika. So, they have to follow. So, 2022 po ma-implement lahat to. Salamat po, Gob. Maraming salamat po, Governor Mandanas, sir, sa inyong time na binigay sa amin. Magandang maraming po, maraming salamat din, Rafi. Kaya po na pag-uusapan ito at mainit usapin ito. And I myself was interviewed about paano makakatulong yung ating LGU o paano ma-boost yung ekonomiya ng LGU
paano na maging COVID response next time yung ating mga taga-LGU, binanggit ko itong Mandanas ruling kasi nabasa ko nga ito. And then later on, napakinggan ko sa ibang mga politiko na babanggit nila itong Mandanas ruling. Napakaganda po itong Mandanas ruling. At kayo pong mga taga-LGU, basahin niyo po ito, makakatulong ito para sa inyo. This is a very good law. At courtesy of Governor Dodo Mandanas at saka ng Batangas City at si Governor Garcia naman ng Bataan. Okay? Ito po ay gawa nitong tuwing umiikot ako, sinasabi, naawa ako sa mga mayor, maski mga barangay, wala kaming pera, kulang sa budget. Tapos minsan pa nga, sinaibigan ko, sige, ilalakad kay Congressman, sana po, kaya nyo, sir. Sige, ilalakad kayo sa DPWH, pwede ho ba, sir? Nakakaawa. Yun nga, bakit ang nagde-decide, mga taga-national government, kung paano patakbuhin, paano bigyan ng budget ang isang lugar na wala silang kaalam-alam. Halimbawa, katulad sa DOH, si Duque. Why would Duque decide kung aling hospital, kung aling probinsya, ang kailangan bagsakan ng pera, bagsakan ng budget? He don't know. Ang nakakaalam dyan, yung governor, yung mayor, yung barangay chairman, silang nakakaalam. Kasi silang nandun sa lugar. Hindi dapat yung national government. Ang nangyari kasi, yung national government is making the decision for the LGUs when in fact, hindi dapat. This time, nagpalabas na ng ruling ng Supreme Court, then gaganda na hopefully ang pamamalakad ng mga taga-LGU, makakatulong din to sa pag-boost na ekonomiya ng mga iba't ibang siyudad at probinsya dahil tataas na ang kailang ira, especially when it comes to healthcare, education. Of course, malaking tulong ito para sa mga iba't ibang lugar sa ating bansa. Hindi nila palaging Manila, Imperial Manila kung tawagin. This time, ishare naman yan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya because the Philippines is not Manila only. The Philippines is Luzon besides Mindanao. Okay? Sige.